PSG LGD ha. PSG Quest na po ha. Oh, eto na nga. Meron na daw tayong drop dito. So, anong adjustment ang ating mga makikita ba? Naku, yun na. Oh, nilabas na. Tiny! Nagkabigaya na. Tiny ng Quest. Nilabas na. Ah, at least hindi na pangular yung option nila ngayon. Hindi na yun yung first pick nila. Nag-iba na rin sila ng route. Yung sniper, hindi na naman nila kinalimutan iban. Baka dito na gumana. Baka dito na gumana yung Quest. Ayan, ayan. Baka gamana na dyan. Kapo, nakita naman natin winning hero nila to. Kung baga game 1, nagamit ni Noob. Nung game 2, ginamit ni Omar na MVP din, no? Yung mga tossback. Eh baka at least kailangan maging ganun na yung route na gawin ng Quest. Parang kanina naman, Poly, okay, di ba? Okay naman. Talagang ano eh, yung Extreme siguro prepared din sa kanila, no? Isa rin naman sa magaling nga sa teamfight yung Extreme. Like, alam nila yung timings nila. Kaya hindi sila yung ganun kadaling malamangan ng Quest pagdating sa teamfights. No? I'm not sure sa tiny pick ka. Kasi feeling ko, meron ding naka-reserve na strat yung Extreme dito. Parang noon na kasi yung tiny talaga eh. Sa PSG Quest eh. Okay naman, yung trade-off naman nila. Kung baga, alam na to eh. Nagka-disruptor, pwedeng... Si Sinky gumagamit din ito. Hindi lang si DY. Kung baga, flexible pa to sa kanila. Plus 4, plus sana, plus 5. Eh, isa rin naman dyan yan, na talagang super meta na support yan, no? Eh, binandin nila yung Kung, kaysa sa mga nakikita ko ng pang-contra. Pinang-contra din. Pag in-lames back, i-ex mo lang din kung sino yung na-games back, kahit yung sarili mo. Pwede ko mo ibalik yung sarili mo, di ba? And ito, Brewmaster, tinanggal na rin dito ngayon ng Quest. Buka ayaw lang nila ibigay din talaga kay Exorcist, no? Ayaw nila pagbigyan. Alam mga na-open support, Grimstroke, Tekis, again, CM, mga ganon. 10 seconds remaining. Sa kanila, depende kasi kung anong gusto nilang gawin dito sa may Tiny kung ikaw si Quest eh. Kasi nga alam natin, nag-mimit, nagiging flexible pa ito, pwede rin i-4 nila. Mirana. Ako. Casual Mirana. Ang okay to, okay ang nag-mimirana sa kanila si Omar. So, baka post 4 Mirana na to. Pero may nung post 5 pa rin naman ng Mirana eh. No? Malakas kaya yung post 5 ng Mirana ko, mas gusto kong post 5 yun eh. Gisin pa rin natin sa lane eh, no? Yung mga Mirana. Tsaka kung ganito yung concept ba, like, may combo ka na eh. Alam mo naman tong Tiny Mirana combo na to, once ma-avalanche toss ka, ma-arrow ka. Di ba? Parang ganun yung ginagawa na concept eh. Dire team pick. Kaya naman ito lumabas, yung parang time ni Falcons. No? Puro ganyan yung hero. Tiny Mirana, may mga DK pa. Kung baga tuloy-tuloy yung mga disable. So ito, Centaur, yung akala nilang pinili. Extreme Gaming. Teka, tama ba ako ng ano dito? Kasi, piling ko ito yung na-adjust naman nila. Kung baga parang, wala silang pake kung i-high pick na yung offlane agad ni XSS. Uy, yung ganda, no? Ng hero nila. Batrider. Makuha pa nila dito. Alam mo na yan yung CQ hero. Disruptor 5 na to. No question as na ata to. Ito yung naka-BOT, na Batrider. Yung Swakaw na Batrider. Yung boots lang. Boots lang, tapos daagir agad. 10 minutes, mga ganon. Mag-i-stack sa sarili. Sa kanya naman talaga yun eh. Alam naman natin na kapag kaganto rin yung hero ni Sinkyu, explosive na post-port talaga to eh. Mm-hmm. For Quest, ano bang kailangan na nilang gawin dito? Do you think mid-tiny na ba to? Or maglalabas na ba sila dito ng carry dahil nakita na nila tong si Centaur, Poly? Siguro pwede mag-flex pick pa rin sila eh, para hindi makita kung ano yung magiging role ng Tiny. I mean, magandang advantage pa rin na hindi mo alam kung support ba yung Tiny lalo na sa lane stage. Mm. Kung kukuha ng safe lane dito yung Extreme. So, safe lane yung kanila kukunin dito sa kaysa support pa, no? Mm-hmm. O sa kasakali. Balik mo na yan, nag-Centaur kalaban eh. Luna na kayo niyan. Luna na ni TA yan. Oo, oh, inisip ko nga yung Luna. Since wala naman Shadow Demon, di ba? Tapos nakapanood rin naman yung mga Brewmaster. Tsaka naka-reveal na kami yung dalawang support. Chinkyo, okay. Ito nyo naman, oh. Pero gigil na gigil, oh. Naga, okay. Sila'y kumuha rito. Combo ni Mirana and medyo deny pick din sa may Disruptor, no? Siguro yung concern ko lang sa Naga, hindi siya yung BKB carrier. Kaya pag nauna ng Static Storm, walang takas na eh. Hindi, usually yung pag may BKB ka dyan. Like, ipoport item mo na. Oo, ganun, di ba? Parang antagal eh. So, pwedeng ma-advantage ng ano yun eh. So, ma-force siya mag-BKB? Sinaga Siren dito. Casual naman yung build ngayon yan, di ba? Kung baga, Manta first item, tapos after nun, mag-Orchid, bubuin yung Shroud or Heartman yung third item niya, tapos ina-upgrade agad yung Bloodthorn. Oo. So, yung at least yung port item mo, pwede ko mag-decide kung mag-BKB ka. Kung nahuhuli ka lagi, siguro. Kung nahuhuli ka lagi, siguro nitong, meron ba silang ideal na makukuha na pwede pang save sa Static Storm? Parang hindi totally needed yung BKB. Ang nakikita ko, laging pinang-save, like yung kahapon, puro Rubik. Rubik, di ba? Wala na kasi Shadow Demon eh, kaya parang... God, paano na-save? Pag naka-save ka, ililip. Ay, ililip na, lang. Yun lang naman. Kala ko may iba pang save si Rubik eh. Nalabas lang din. Nalabas lang, oh.
Tsaka pagka sa matchup ba, like Disruptor versus Rubik, dati pa naman yan eh. Ah. Pero dun, ma-reveal nila na pag, Tiny Mid. Oo, pag nag-Rubik yan, alam mo ng Tiny Mid to. Eh, kuha ka ng flexible dyan. Like yung mga primal-primal nyo, pwede ang hirap play. Kasi nung wala pa lumalabas na... Carry rin. Oo, eh. Bane. So, Bane elemental. Alam na ko na yung Tiny nito. Alam na yung Tiny. Alam mo na yung Tiny. Mukhang tama ka nga, si Omar talaga yung nagmimirana. Oo, kasi. Si Omar nagmimirana sa kanila eh. Paborito ni Omar Baluyan eh. And... Ito, for extreme ba, kailangan na ba nila maglabas dito na carry or maglabas ka na ng mid? Kasi nakita mo, tiny mid na to. Ano ba, madami pa bang carry na available? Marami pa naman eh, so far. Iisipin mo dyan kung may matitira kay... Oo, ano eh. Ayun eh, kung madaming option pa ba sa mid or sa safe lane. Kasi kung carry, against Naga Siren, Luna ano ba? Dyan. Luna. Luna or Ismail. Pero nag-pick na nga lang sila ng Zeus dito kasi alam na nila na tiny mid na to. So Zeus na lang kami. Mm-hmm. Marami pa naman daw carry. Tsaka pagka yung matchup na yan, hindi kasi nadidinayan ni Zeus eh. Ay, ganyan? Mm. Kung mag, di ba, si Zeus kapag, ay si Tiny, pagkakalain mo to, like kahapon, nakita natin doon sa DK, parang kaya niyang dinayan ng dinayan yung DK dahil meron ka nga naman 3-grab. 3-grab. With Zeus, na first kill yung pinalalasit mo. Mm. Hindi ka madidinayan yan. Mas mataas pa rin yung damage nung Arc Lightning kaysa sa dinay niya. So, Doom ban, sa side ng Extreme, offline niya naman yung kulang, no? Damay na rin nila yung Darkseer dito. Kahapon nga, walang sense yung kasama, nagda-Darkseer pa rin eh. Tapos ganyan yung combo, di ba? May Tiny, may Darkseer. Okay. Mirana Darkseer. Lifestealer and also itong paborito ni Ami. Yung Facebook na Gyrocopter. Gyrocopter, ang tinanggal ng quest. Available. Uy! Uy! Parang kumakagalong ganun. Available yung Morphling, yung Luna, and I think nandun niya sila sa Darkseer na ano, no, route. Mm-hmm. The option naman nila eh, kung kahit pa paano, nasa iyo yung decision na pwede mong counterin na lang yung last pick na carry dito, mm-hmm, kung sakasakali. Ban mo na yung... lang yan. Baban mo na lang yan, ano na yan, Darkseer na yan. Tapos magluna ka na. Oo, mahir pero... Oy! Ayun na, napagkagano na si Omar, oh! Void? Abay ha? Ah, kasi mag-i-spend sila. Okay. So maganda nga naman, may click doon sa illusion. Hindi ka nga mag-Darkseer dyan, oo. Kasi may Disruptor SBN eh. Kung maga eventual lane winner na, hindi rin siya magandang i-vacuum-vacuum wall. Parang oo, ganun. Maganda nga nung binan na lang na Beastmaster. Pero feeling ko matigas ulo na ito eh. Darkseer pa rin yan eh. Darkseer pa rin. Kakombo na lang. Oral ball yung nakikita nyo pa. Offlane, poly. Hindi ko lang kung doable pa rin yung Mars sa game natin. Like, control na lang naisip ko sa Mars eh. So, Mars, Timber, sa tingin yung Timber mo maganda, parang pasok ah. Maganda yung Timber, pasok pa siya, or kung nagre-Razor sila, piling ko okay lang din. Razor Opley. Ah, hindi, ban yung Razor eh. O nga no. Pang-apat, oo. Sila pala yung nag-ban. Timber piling ko, pasok sa may Centaur, saka is Ben. Isipin natin hero ni Malik. Hero ni Malik. Hero ni Malik. Nag-axe yan. Nag-axe, Titimber? O, nagtitimber din yan, di ba? Oo. Nagtitimber din. Baka yun na lang. Kasi baka ayaw mo na talaga mag-Darkseer kapag ganito yung lineup or doable pa rin since pwedeng mag-team item. May Zeus eh. Mm. Choose your hero. Nilabas na. Nilabas na ang Enigma. Baka talaga at least may combo ko na lang. May Sleep Black Hole kang combo or decent din naman si Enigma Elaine kay S-Ben since range ka, no? Mm-hmm. Pero hindi yung sobrang ano advantage siguro yung Eidolons na. Kasi mayroong way eh. May clip. May pang-clip. Stormhammer, diba? So, ito na nga. Kompleto na yung ating lineup dito. Polly, Kimo, saan kayo dyan? Kayo na mauna mag-predict kasi si show win ako eh. Ayun na si Polly. Si Kimo para sa pati si Jimmy. Alupag. Okay. Extreme ako dito. Extreme pa rin. Yeah, ito. Zero extreme na to. Di kayo marunod na may napahanalon eh. Oh, di ba quest ka dyan? Di ba mag-quest tiny si Dob eh. XPSG, yeah. XPSG, quest. Okay, quest ako dyan, quest ako dyan. 5 seconds remaining. Ako, sinasabi ko na sa inyo nanonood, ha? Quest to. Pasok yan. Diba? Pasok yan, tandaan nyo. Naga, doon sa Enigma, may kakasin ba sa Black Hole? Laso. Oh, yun lang. Pwede ba yun? Hindi yung sobrang reliable, pero pwedeng wala. Oh, eto na nga, guys, no? Pasok sa ating mga nagkagwapuan at naglalakihan ng katawan. Casters, Polly, and Kimo Paras, pasok! Yan na nga, mainit na nga itong game number 2 natin. And makakabawi nga kaya itong
Quest, no? Kanina kasi naka-comeback lang din to eh. Oo, parang nandun naman eh. Baka naman magtuloy-tuloy nga itong momentum ng Tiny ni Noob. Kailangan. Ito, may Tiny na to, di ba? Kailangan talaga. Talagang momentum ano talaga itong hero na to eh. Lalo na mid, yung early blink, ang laking bagay. I mean, ilang beses naman natin nakita na magandang start lagi ng Tiny ni Noob, di ba? Kaya nga. Ito ba yung first time na hindi siya magkakaroon ng magandang early? So, feeling ko parang sanay na yan eh. Kahit ano yung nata nakakalay nito eh. Pero ang ingat kasi nung extreme, no? Ayun yung ano eh. Mahirap sa PSG Quest dito eh. Pwedeng maging way, no? Pwedeng maging way. Kaso kinakabahan din kasi ako dun sa last pick. Ano mo yun? Yung last pick Enigma nila. Hindi ko alam kung ano yung magandang gawin. Ano magandang i-build? Feeling ko yung Enigma hindi dapat mag-fall off sa game. No. Hindi kasi parang concerning. Like, yung Zeus kasi okay to kalaban kung alam mo may bubuo ng team items sa inyo. Like, mag-mega kayo, magpa-pipe kayo. Dun siya nagiging madaling kalaban eh. Pero once na parang hindi ganun yung route na gusto mong gawin, parang hirap yung contest. Mahirap. Ano ba ito? Sustain approach ba yung Enigma? Oo. And ako, parang isipin mo rin naman yung S-Ben. Sabi mo nga, like may clip sa lane, parang kahit paano may ha-handle dun sa Eidolons. Mm-hmm. Ayaw din naman ata kalaban yung Eidolons yung naka-warcry na S-Ben. Oo, oh, diba? Yung armor. So, man, hindi natin sure kung ano ba ang magagawa dito ng PSG Quest. At saka parang, ewan ko, hindi ako sure dun sa kasama mo sa lane eh. Gusto ko itong Enigma kapag may mili ka talaga, like may Tuskar, may Tiny. Ayun, yung pinaka best. Pero yung Mirana yung kasama mo, pit kaya yun, yung magbabali face arrow ka. Ang hirap eh, sobrang bilis ng stun duration ng Malefist, diba? Unless meron kang shard, max out yung Malefist. Eh, yung arrow din, pinatagal yung ano dyan, yung parang pag... Yung release, oh, yung diba? Release. Ito yung mahirap. So, siguro Starstorm build na lang yung asahan mo kay Omar. Diba yung double Starstorm pa sakali? Lakasan nyo na lang. Lakasan nyo na lang sa lane nyo. Dalawa naman kayong range. Mm-hmm. Pero yun nga, na parang sobrang crucial din nung itemization approach ng Enigma sa game ito. Ah, dito kung may kailangang ipanalong lane yung quest ngayon yun. Kumbaga hindi pwedeng maging mahina sila sa lane gawa ng hero nilang to. Lalo na yung Enigma. Hindi talaga dapat to, ano, yung parang sobrang slow na mangyayari. Pag nalugi ito sa lane, mahihirapan yung quest dito. Hindi, alam mo na yan. Lalo na, tas ganito pa, yung si Zeus na madayang mid. Oo, di ba? Yung may tumutulong ka sa side lane na rat. Bigla-bigla na lang ano eh, magugulat ka eh. Pagdating ng mga 5 to 6 minutes, biglang magka Thunder God's rat, mabibigla ka sa damage. I mean, ang ganda na kasi ng Thunder God's rat ngayon eh, compared dun sa dati. Amen! Ako po, Nightmare Arrow combination, tumama. Hindi naman enough to, I think, para mabigyan si Ame. Hindi ka nga lang makakalain yan. O, yun lang. Meron ba silang sustain salt verifier ginamit na nga niya dito? Well, nangingi pa nga siya ng tango eh. Yung talagang mahirap yung nangyari sa'yo. Tapos sinarang-harangan pa ni Omar yung mga courier. Ayan, no, tingnan mo. Minamicro yung mga courier dun sa likod. Ang daming courier sa may second tower. Kailangan nilang itago ito. I mean, expected mo na rin yan eh. Like, na-low yung safe lane nyo. So, malamang i-co-contest yung courier na mag-deliver ng consumables. Ay, sinasabi siya. Tignan mo si Zeus. Hindi daddy na yan. Mahirap talaga. Pwede mo pa i-take advantage yung ano yung heavenly jump. Diba? Grabe yung max attack speed slow yun eh. Yung dati, yun yung ginagawa sa Zeus nung hindi pa nababago yung shard. Ay, pero at least mong sitting healthy naman na ulit si Ame dito sa may healing niya. Mabilis lang. Ano lang, napabili lang ng mga consumables, yun lang. Pero nagkaroon ng magandang first wave si Malik, diba? Hindi ko pa siya nakikita ng maganda. Parang first time ko siyang makikita ng mag-inigma. Ewan ko, kung ikaw, baka may mga nakita kang game na nag-inigma na to. Hindi rin. Ano rin kasi, nakakatakot lang rin talaga itong hero na to. Ayan yung tumataas yung rate mong magkamali dun sa hero na yan eh. Pero diba, sinabi mo nga na talagang doon naman nag-shine yung PSG ko sa teamfight. So, baka naman fit, diba? Yung Enigma, pang teamfight heroes talaga to eh. Eh, kutitig na main draft nila, diba? Ang ganda ng mga setup, may song, black hole. Baka doon naman nila mahuli dito yung extreme. Hindi rin naman natakulaw itong support nila. Kung mga pitasan moments, malakas din yung hero nila. Nightmare Arrow, diba? Usually kasi dalawang support magkasama na eh pagdating doon sa mga power rune. So maganda yung setup. Saka kung wala ka pang debuff, ano yun eh, usually pagka nakikita mo to yung mga Bane Mirana, kuha ka lang ng pan-debuff dyan, kamote na yan eh. So, ano ba tayo nahihirapan sa lane? Naga Siren. Medyo nakakunta siya dito. Medyo nakakatakot din yung damage yung Centaur Bat Rider, no? Hindi, tsaka wala siyang katulong eh. Mm-hmm. Pag Bane Elemental kasama mo, Naga Siren ka, balubot kayo niyan eh. Ganda rin kasing ginagawa eh, di ba? Si Shinkyu lagi nasa opposite side. So parang yung Bane, yung main strength niya na 1v1 sa support.
hindi niya mahabol si Shinky. Nasa laging ano eh, sumiiwas lang eh. Tsaka mo pumapalag kasi si Bat Rider diyan. Oh. Bobo rin talaga si Bat Rider, universal hero yan. Tapos 800 yung HP level mo, di ba? Tapos yung Firefly pa, di ba? Grabe talaga pag sinala mo magdamag eh. Tsaka nakatakot pa dyan, baka mamaya bigla kang ma-reposition ba ni Bat Rider papunta kay Sento. Ayun, yung pinaka-iiwasan mo. Alam mo na, matik na, andun yung stun, and yung Naga Siren most likely wala gaano may offer yan. Yun nga, parang hindi kasi combo eh. Parang mas gusto ko pa ito kung binihin 4 na lang nila, tapos yung Mirada nilagay nila sa baba, baka kahit pa paano may sining yung hero nila dun eh. Mm-hmm. Ito rin kasi, parang wala rin sining eh. Ay, yung offlane din kasi, nilagay last pick offlane nila eh. Nakita lang natin sa Enigma, meron kasi Naga Siren, di ba? Kaya parang okay. Nagkabaga siguro yun na lang naisip nila, at least may pang-counter sila kay S-Ben ba kung magka-BKB. May pang-control. Oo. Pang-waste ng yung BM time. Nga, binal. Dito tayo, mas matagal yung stun. Madami pang pwede mahuli. Yun pa maganda. So, wala pa naman tayong first blood. Ito yung medyo quiet na start natin ngayon. Kanina, maganda yung bakbakan eh, no? Lane pala, nagkakabigaya na. Talagang ambilis. Ito lang maganda kay Bane. Kasi kahit pa paano, once mag-level 3 yan, ma-level 2 mo yung brains up. Pa. Mahirap pa naman patayin. Ang last bakit pag trade-off na ito eh. Universal din naman to si Bane. Tapos, grabe pa yung stats. Pantay-pantay yung stats. Yan eh. Si lahat yan, no? Tignan mo yung attribute niya. Isa lang, no? Pati sa scaling. Like, pag nag-level up yung bonus stats, di ba? Same lang din yung ano, sa lahat. So parang uy, pero ang ganda na ginawa nila. Ultimo si Omar, kumuha din ng water rune. Wala nga namang makukuha ang rune itong si XM. Pinriority nila, di ba? Since wala naman nangyayari sa lane, then para ulti na lang yung mid lane. Totoo. Hindi, optional naman to. Ito nga maganda sa Mirana. Once, basta may araw ka, pwede kang mag-roam, masosolo XP mo na yung ka-lane mo, nagle-level ka pa. Yep, pwede kang mag-farm-farm, solo din sa neutral, araw. Tapos nabubura out, kasi hindi naman mag-respawn yung inaro mo doon, di ba? Kung sakali mo farm yung extreme doon sa jungle area, then kulang-kulang, di ba? Yung neutral nila. Ang maganda lang kapag Mirana ka na post 4, kasi sa offlane ka manggagaling eh. Once kasi maggabi yan, may mga threat ka na kasing nagagawa sa mapa eh. Ay, nakapo, talaga. Ito na yung sinasabi natin na out position, pero hindi naman enough para mag-commit pa dito yung extreme. Brains up once available again. Makapag-heal up naman na dito yung Bane. Na no choice din kasi si Sinky doon. Kumbaga, pinareplayan na niya eh. Grenade niya din. Tapos si Naken skill niya. Ang problema, pinatulog si Centaur eh. Mm-hmm. Ahabol ka ba o gigisingin mo yung Centaur mo doon? Mahirap eh. I mean, mahirap na pinapili siya, kumbaga. Glimpse, nako po. Ito yung delikado, si Malik. Body block coming up from the Sven. Wala nga lang Storm Hammer, pero yung damage dito should be enough. Yes, it will be. First blood secured para kay DY. And that first blood is brought to you by 1xbet na mas pinalaki. Up to 7,800 yung ating welcome bonus para sa mga new accounts. So register na using our promo code KUYANIK. All caps yan mga boss. Ako pati si Naga Siren, minubuli-buli na dito. And parang... Uy, ito maganda. Rotation, kaso nga lang makapag-react agad. Hindi enough. Level 1 Nightmare. So mabilis lang. Hindi, tsaka parang ang ganda ng lane ngayon ni XSS. Ha? Kanina talaga, matamlay yung Slardar yun. Nakita naman natin kung gaano kahirap ba yung buhay na pa-jungle-jungle yung Slardar mo, diba? Na level 4. Dito, healthy, oh! Healthy talaga yan. Naga Siren ng katapat na Spain. Ang lakas pa ng support mo. Pero to arrow! Nicely done. Nakakaiwas pa rin si XM. Pinipilit nila yung mid lane. Parang ito yung ano, eh, doable kill eh, para sa side ng PSG Quest. And now, the glimpse. Finally use. Leap again para kay Omar. Pero parang makaka-attackas talaga siya doon dahil may heavenly jump naman siya eh. Mm-hmm. Kailangan sakto yung avalanche to. Kailangan yung stun. Kumbaga mag-connect talaga. Pero at least ito, pinapakita sa atin ng quest na kinukulitan nga naman talaga nila. Like yung mga side lanes, mas okay na maiwan mo na yan. Mag-solo XP, mas makakuha pa ng level yan. Or baka gusto nilang para-akin din yung mga support. Yep. Para pa maging 1v1 matchup na lang ito talaga yung mga side lane. Lang. Uncontested din yung side lane ng Extreme. Given talaga yan. Pero Omar doesn't have any leap charge anymore. Meron ba tayong glimpse para kay DUI? Pinigil na kumit na rin. Pero Darby Godzlot, there we go! Yun lang. The global presence coming out from Zeus. Naramdaman na agad natin dito. Sinaga nga, parang umaasa na lang sa dun sa pa-heal-heal niya lang. Hindi siya nagpapahit na kay Centaur. Kasi every time dumadating siya ng lane, dinadouble edge siya kasama yung illusion niya eh. Mm-hmm. Narot ka pa. Kumbaga nabawasan ka pa sa lane na naman. Halaka na! Ay, nakuha ko! Ang sama nun! Dalawang wisdom makukuha dito ng Extreme. Eh, ang ganda pa naman ng level 6 ng support ng Extreme. Oo! Static Storm, Flaming Lasso. Lahat yan parang mga kill na skill. Oo, diba? Ang matindi, 7 minutes. Pa level 6 na yung Disruptor. Kaya nga eh. Pag napaaga yan, ilista mo na to. Ako, delikado yung PSG Quest. Walang, wala pa tayong nakikita dito na nakukuha yung Tiny. Eh, ito yung inaantay natin kasi siya lang talaga yung pwedeng gumalaw eh, di ba? Mahirap naman yung hero. Ako pinig ko ang hirap ng trabaho niya dito. Kailangan talaga
siya yung mag-connect. And imagine, ah, yung mga pupuntahan mo, like, punta kay Naga, parang hirap pumatay, pumunta kay Enigma siguro, pinaka the best. Dun sa support, medyo may doubt pa ako eh. Ito na, nag-connect naman yung arrow dito. Okay, nicely done. XXS will be the first target. They have the avalanche to toss. The control is plenty enough para mabigyan dito yung Centaur. Namatay sa air eh, no? Natuluyan siya bigla doon. Ano may maganto naman silang rotation? Okay lang din. Yep, another one. And Snare, avalanche arrow, available naman, Shinkyu will be next here. So, nakabawi naman. Nakahinga-hinga doon yung quest. Tapos mape-pressure pa nila yung tier 1. Medyo patigas na rin kasi ulo ni Shinkyu doon eh. Kumbaga, nasample na nga yung kakampi mo. Nakikita niya si Tiny. Nakikita niya po si Tiny, no? Hindi siya umalis. Makulit lang din si Shinkyu. Ayaw niya talaga makamissout pa ng ano eh. Nung XP, resource ng creep wave. Kumbaga, pag na-arrow ka, or pwedeng ang ganda lang din ang gustong galaw nitong quest. O nga naman, ibaon mo ng konti si XSS dito, and pwede mo pang ma-scout yung mga ancient kung may stack man to. Again and again, the Ensair arrow combo, but a stampede finally used from XSS. And the avalanche will be dodged. Yun lang miscommunication between two. The hoop stop connects to Kalis will be the trade-off. Nagkasabay sila, kumbaga, okay lang din naman i-slip eh, kasi ka parang pa-stampede naman eh. Mga katakas kasi. Uy, naabot pa ng glimpse. Ito na yung early level 6 coming out from DUI. The static storm kinetic field finally on point for the noob. Still alive, avalanche control over to 2. Toss back play, SSS won't be able to burst him down. And that's 2 down on the side of Quest Esports. Natigil din yung kulit nila. Si yung Quest naman yung natigilan na. Dinamihan na eh. Na bad trip yung extreme. Sumasobra na kayo. Gusto nyo naman patayin kasi si XSS eh. Ano, paulit-ulit, baba ulit. Ano gusto nyo? Libre lang. Ano, hindi natututo, ganun. Nako po, talagang gumaganda bigla yung early dito ng Extreme Gaming, ha? Yung Enigma, diba? Usually, ganitong minute, may bloods na to. Pero to, looking towards Ame this time. Wala silang follow-up dito ng dalawa. Ang layo ng Enigma, ang layo ng Tiny. And Sven sitting on 1.7 KHP. Hindi mo mapapatayan. Nakita mo dahil sobrang kulit na nila. Ultimo yung Zeus, nakakapalo na ng first tower dito. Ito yung unusual, diba? As a Zeus. Kinat pa ni si Inky yung creep wave talaga naman. Mid lane tower yung naging goal para sa side ng Extreme. Well, Tiny lang naman yung papunta sa mid lane. Actually, naka-block pa yung comp. Hindi mo yung didepend yan. Makita mong ganito kataas yung level nito ni Disruptor. May support kasi, diba? May battery. Lalapit ka ba dyan? Ang hirap. Tas Zeus yung ano, pang nook. Eventually, mamamatay ka talaga. Kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin kulang yung pampatay nila. Once lumapit ka dito, kukuryentehin ka eh. First kill ni Disruptor, itong si Zeus. Kukuryente mans to eh. Pag lumapit ka, automatic mag-eclipse ka kasi anytime pwede mag-drag para sa vision, para Ducalis dito. Stampede use, inaabot ng slow, and Firefly from Shinkyu will be able to run him down. Easy pick-off na naman to para sa side ng quest. Deny Roshan, aabot ba? Hindi, kinuha na. Ay! Kalabog! Stop, lumapit ka na si XXS. Pati yung creeps ka. Oo. May creeps inahabot siya. Basta ano, 3 units yun, bigla mag-e-stop. Uy, ninukulit yung arrow doon ni Omar, ha? And nag-glimpse naman dito si Omar, makapag-leap out naman. Nagamit na rin yung Starek Storm. Hindi, okay pa to. At least humihinga-hinga pa si Quest. Kumbaga, hindi nagiging disaster. Isipin mo, nagamit na naman yung ulti ni Disruptor doon. Hindi rin napasama si Bane dahil nga si Roshan pa yung pumatay. Walang nag-gain yung kalaban doon. Nagamit yung Stampede din doon, ha? So, nagkakaroon pala naman ng slight hope para sa quest dito. And Enigma, top lane. Naka-Vladimir siya dito. Yun yung ginawa niyang build. Ito yung ano, yung mas common na approach sa pag Vlad's dagger BKB kasi yun dyan eh, no? Yung iba kasi, yung kay Jabs, nakikita ko kasi drums yun. Pagka drums, yun yung naka-lens yung pasunod. May isang play, may isang din ako nakitang Enigma, mecha first item, nagpa-5. So baka pag Bloods kasi yung usual na nakita pag Bloods nang dagger na agad tapos BKB. Well, I mean, sa game kasi na to, win condition talaga yung Enigma eh. So pa-priority mo yung Blink BKB. Siguro. Yung talaga, yung uunahin mong item dito. Yung Vladimir is at least nag-benefit naman yung Naga Siren, di ba? Maaroan mo. Sa mga Edaluns mo, kung mag-tumas yung damage niya, nagla-lifesteal pa siya. Nabasag na ba dala yung tier 1 top? Feeling ko nabasag naman na yun, no? Wala na yung Sven, may Vladimir's yung Enigma, so doable naman na yan. Usually, ganun eh, kapag nagka-Vlad's yung Enigma, basag na yung tower. Gusto pa nga nilang hanapin dito, showbing naman yung lane. Wala nga lang grip. Si Ducalis, still level 5 yung support. Ito yung problem ng quest, di ba? Nalugi talaga sila sa level. Ito yung epekto nung hindi kayo kasi kayo nakakuha ng wisdom rin din. Ayun yung pinakasulit na i-contest na wisdom, yung unang-una. Ang ganda ng timing nila eh. Kumbaga, nakita nila kasi sa gitna yung dalawang supporters na matay pa. Narat. So, may information din sila kung meron ba malapit din sa wisdom. So, wala nga talaga makakontest. Ay, naku. Ito naman yung hinihintay din ng XG. Kung ikaw si Extreme dito, once magka-dagger ata yung bot or kahit si Centaur,
Parang ito na yung pinaka-tempo nyo eh. May filakter rin naman ata itong sus. Sa ngayon, sobrang lakas pa nila. Ang lakas talaga. Ang hirap pigilan nito kung ikaw yung quest. Siguro pick off lang kayo, pwede mag-shine. Diba? Ganun lang. Team fight wise, ang hirap pa sa quest esports. Yun nga eh, parang kung ikaw dito yung quest, hintayin mo yung timing siguro ni Naga Siren. At least magkamanta Orchid pa. Mm. No? Parang yun yung power spike nyo eh. So kahit makapag-black hole ka dito, sa kunat ng hero ng extreme, diba? At ang dami pala nilang sagot sa black hole. At saka mo, ito kumbaga parang imagine mo kung magkakadagat ka ng timing dito, baka mamaya kapahamak mo pa yun eh, kasi lalapit ka sa kalaban eh. Automatic kung mag-out ka, mag-glimpse ka papabalik, diba? Ma-out position ka as Tiny. Kaya kung meron man silang gagawin, pick off lang talaga. Like one hero, then disengage. At enough na yun. Antay lang ng item talaga dito ng Enigma Naga Siren. Kung ganito rin naman nakaka-farman, parang feeling ko kahit pa paano, pumapabor ng konti to sa quest. Siyempre, Naga Siren ka, Enigma ka pa, no? Kumbaga, yun yung mga heroes na gusto mo talaga makapag-farm totally. Mm-hmm. Kumbaga, ayaw mo rin naman talaga din na lumaban pa ngayon. So, okay na to pagdating sa PSG. Boss Kimo, pag po ba in-game yung mga pro, nagtuturuan ba sila ng item or alam na nila lagi yung build nila? Pag confused ka, itanong mo sa kakampi mo, okay lang magturuan. Kakampi mo naman yun eh. Hindi mo naman kalaban yun, so legal yun. Okay lang yun kahit makipagtulungan ka dun sa kakampi mo ng item. May time kasi talaga na parang hindi ka sure sa i-item mo. Pag confused ka, yun nga. Pwede like, kang huming suggestion, teammates mo. Minsan kasi may mga ganito eh, like tamo yung Enigma. Example, ano ba maganda dito? Okay ba akong mag-drums? Okay ba akong mag-bloods? Okay ba akong mag-dagger bagat? Anong gusto niyong build ko? Kumbaga kung kahit ikaw may doubt ka sa sarili mo, itanong mo sa kakampi mo para maging sure ka. Eto na, galit na. Nag-smoke na yung extreme. Now, 3-man smoke play. Meron na tayong blink dagger kay Shinky. 14 minutes in, has the blink up. Mag-force up nga siya dito sa kanyang next item choice. Question is, meron ba sila mahuhuli? I mean, medyo napalayo ulit yung Disruptor, pero Tiny possible. Moonlight Shadow activated para sa quest. So, ano naman yung invisibility? And meron naman detection na nakaredy dito si Shinky in case... Kaso wala pa rin silang makitang specific wala target. Wala opening eh. Lahat tago sa side ng PS Press. Medyo safe eh. Pero goods lang naman ata kasi kahit papano topnet naman yung SB nila dito. May napanood ako nito kung natatandaan ko yung bet boom. Mm-hmm. Sobrang yaman ni, kasi yaman ni SB yung Naga pero hindi siya kaya ni Naga. Wala talaga. Kumbaga basta pantay yung item nila like may satanic yung SB yung gano'n. Kaya rin tayo ni SB nito eh. Takot ka rin dyan eh. Ang kunay kasi ni SB. Decent din naman mag-MKB mamaya kung magbabutterfly yung Naga Siren mo. Mag-MKB naman yan. Kumbaga, worth naman talaga kasi mataas nga yung damage niya. So, gusto mo masulit yung right click. At ito, bakbakan sa baba. Pwede to. Shinky dito. Has been caught pero medyo mababa yung devil nung kanyang ensnare. But Malik, he blinks in. Now, that was a mistake for the Enigma. Pero di naman magko-continue with the avalanche toss back play coming up from the loop and after being down DUI. So, it might be a good start and a nightmare. Fiend's Grip setup onto 2. Oh, stop from Exes. Just interrupting the play onto 4. Black Hole will be this onto 2 heroes. Exem will be the main target. But the Gatling from Ami killing off the Bane in return. Going for the next one. T2000 still holding on for the slip if they need to. And pwede medyo miscommunication lang. Ang dami lang disabled dito. Kaso naga. Uy, teka lang. Kailangan nila balikan dito si Ami. Arrow, aabot pa rin naman. Nicely done. What a beautiful connecting in. Pero settling stop. Interrupting the play na naman. The noob goes down. Ami standing his ground. Luke to fight back. But Imalif is done. Medyo troublesome for this pair. But the damage. Alakalak! Libad po siya too strong. No way. For dead. Para sa side the PSG Quest Exes dito. Mag-aabot pa nga si Malik. Blink. Stop. Double edge. That should do it. 5 down. Bigla sa PSG. Ano nangyari? Piling ko nanggigil sila kay Spin. Pula pa yun eh. Kumbaga mainit pa yun, hinahabol yun. Ewan ko ah, sobrang, nasobran sila sa micro. Alam mo yun, kumbaga, piling ko enough na yun, napatay nyo na si Zeus, natatluhan nyo na yung extreme ng Bane Elemental palang namamatay sa inyo. Okay na yun eh. Saka wala rin avalanche yung Tiny kasi pag kasong, nag-avalanche yun, nagkasabay yun. Oo, and ang sama pa nun, isipin mo yung Mirana, full HP yun ah, namatay lang sa kakaklib-klib lang. Pakita mo, napansin mo ba yun? Oo, oh, bigla siya nawala eh. Yung Tiny yung pinapalo, tapos yung Mirana yung namatay bigla. Kaya nga. Diyos ko. Biglang ang laki ng gold lead ng extreme dahil sa pangyayaring wipeout na yun, Polly. Kumbaga sobrang ideal na nangyayari sa quest nung initial teamfight, diba? Galing na nga ni Enigma dun eh. Kumbaga, dapat mamamatay na siya dun, pero nakapag black hole pa siya ng clutch. Wala naman ma-hit din si Espen, yung support lang na si Bane. Tsaka yung black hole na yun, napatay na din. Just, yun diba? Nga eh. Yung initiation ng Tiny, nawala agad yung disruptor, so walang static storm. Kapag okay na sa quest eh, nangyayari. Ang sakit nun para sa kanila kasi kahit paano, tempo breaker yun eh. Yun na yung pinaka the best na team fight sana na mangyayari para sa side ng quest. Centaur, nag-step up. 3 months na no? Tapos after nun, nabuhay pa siya, pumatay pa ulit.
6 kills na kuha ng extreme. Hindi pa kasi talaga enough yung ano nila, yung item nila. Oh, mahirap pa talaga dahil sa damage na to. Na-intra pa nga agad dito yung fiends guard ni Ducalis. They add them on Night Shadow. Kaso nga lang, ang daming damage coming off from the side of PSG Quest. They have the detection thanks to the lightning bolt ni XM. Ba't hindi pinit nila yung Sven? Hindi ko nga alam eh, parang like nagulat ka rin ako eh. Alam ng XG na nandun eh, binult yung Tiny, naka-indie yun eh. So isipin mo, Tiny Bane? Kaya ba din napatay yung Sven? Hindi, yung Zeus yung hinahanap din eh. Yung Zeus yun, yung Zeus. Nagulat nga ako, nag-bolt si Zeus eh. Okay, there goes the Avalanche toss, Ame. Inside the midnight falls, so kailangan niya mag-ingat dito. Likes the drop over to Omar. They had a Storm Hammer for the follow-up. Mamamatay dito si Omar. Okay na naman sila. Okay, one by one noob has been got here. Stampede activated Avalanche onto Zeus. Not gonna be enough, sir. Mamamatay pa rin si noob dito. And they're going for the next one. They have the glimpse. There goes Ducalis, but changing the target over to the 8,000. Trying to help out XM. XM dito clearing the illusions first. Ma-disengage naman yung Bane. Back to safety. But same thing with Nagasarin. Nabuhay din naman siya dito. Nasusobra na sila sa reaction dito. Kita mo, yung Naga Siren na dapat nagpa-farm pa ng Orchid, napapasama ng napapasama, yun ang sakit, napapasama. Mm-hmm. Kasi mamatay ka eh. Kumbaga nababay time kanila eh. So, ay nako, si Sven dire-diretso pa rin yung farm malapit nila sa BKB. Kung ganito yan, yung hindi mo na mapigilan ng early, nakatakot to. Mag-snowball. Kahit sabihin natin may black hole ka, may grip ka na pwede mong ma-interrupt yung BKB ba? Ang yung advantage nila nandun eh. Like kasi Centaur, papasok yan. Yung Batrider, papasok din yan. May silence kayo, may damager kayo na Zeus sa likod. Perfect lineup to para sa Zeus eh. Pagka ganyan, kumbaga may mag-initiate para sa'yo. May tatangke para sa'yo. May stampede pa para sa'yo kung ikaw yung nag-go, diba? Kumbaga parang di ba perfect game to para kay Zeus? Libre yung libre. Kung as long as wala pa rin ditong mga BKB siguro yung Enigma, diba? Yung kakasahan natin na uninterruptible na black hole kung sakali. Yung magandang setup sa PSG Quest, malabong manalo sa teamfight. Now, Noob has been spotted here. Now, speaking of Noob, diba, ito yung inaasahan ng PSG Quest, pero siya na yung nagsasuffer ngayon. Mahirap asahan kung ganito siya kahirap. Yes. Mahirap asahan kung ganito siya kahirap. Ito na yung sinasabi natin. First time natin makikita yung Tiny ni Noob na hindi ganun kapalipalo. Bakit ang teamfight na lang yung Denise na yun? Ang daming nagsuffer. Yes, naku po, si TA 2000 mukhang delikado pa nga. They have the control. May sleep naman siya. Have the silence. Song activated. Kailangan mag-TP up dito, ha? Hold pa. Oh, thank you. Sinisindak lang. Sinisindak lang. Pinukulit lang. Sado ka naman, thank you. Kala mo may bigay-bigay. Kaso sayang, tignan mo talaga yung timing niya. Pag 20 minutes na buo mo tong Orchid Manta, hindi ka na malakas nito eh. Wala na. Sobrang late. Yung pinakamalakas ko nakitang Naga, yung kay Satanic, yung nag-farm machine nga. Kung natatandaan mo yun, yung 15 minutes naka Orchid Manta, yun, lalaban na Naga yun. Pero kung ganito, medyo delay ka. Ultimo ata si Sus. Ubusin na lang yun eh, yung illusion mo. Wala, dali. Ang dahil niya nagkagpang clear eh sa illusion. Puro AoE damage yung makikita mo. May cleave pa yung Sven. Centaur may hirap yun. Diba? Ang hirap nito para sa Naga Siren. Ano to? Ito yung hero allergic na mag-up ka sa network eh. Dapat dito pag Naga Siren ka, top net ka, tapos nakokontrol mo ba yung tatlong lane. Pero kung ganito yung nangyayari, tingnan mo, hindi nga natin nakitang umaabante ng masyado yung mga illusion eh. Oo. Dito, bottom tower nga dito, makukuha pa ng extreme, catapult available. Basta, ay, ano ba to? Meron pang ano, yung dragon skill, di ba? Oo okay, kahit ito, kalabaw na to eh. Ano, ang hirap nito. Ang aga rin yan, ha, naka-shroud, naka-ganto. Parang pag naka-shiba or lotus na nga naman yan, ano pa kayo papatay ng centaur? Diba, sobrang ganda pa ng itemization niya, lotus orb, hindi niya papriority agad yung early shivas. Like, hindi naman kailangan yung regeneration reduction eh, di ba? Hindi, maganda pa rin na ituloy mo ba? Kasi, syempre, yung armor maganda doon. Bail naman yan eh. Dagdag vision ba siya? Yung tarot si Omar. Nakita. Meron pa naman siyang another lip. So, glimpse available nga lang. And, thank you. Okay, sigil na lang to para sa side ng extreme gaming. Hindi naman sinasadya ni Omar. Yung bigla lang narat, no? Nagtitipi na siya eh. Nagtitipi na siya narat siya out of nowhere. Diyos ko. Parang alam ng extreme na merong tao dito since nandun tayo nang galing sa bot. And tama naman. And ito yung Avalanche Toss coming up from Noob. XSS dito, half HP. They have the damage. Napag-stampede pa si XSS. Mabubuhay pa nga yung Centaur. Now that is not good. Kala ko nga patay niya kasi nag-glimpse pa yung isa. Ito yung problema. Ducalis dito, siya yung mabibigyan. Akala ko mamamatay siya. May Midnight Pulse dun eh. Ang ganda na yun. No? Parang makakusa na ng big kill finally. Iba talaga yung kunat niya. Yung ibang nagagawa ng Shroud. Kumbaga kahit paano hindi siya na-burst. And again, boset na naman to para sa side ng Quest. Yes, yung ginagawa na lang yung mga ganun pick-off sana na big deal for Quest. Hindi pa nagiging successful.
tsaka talagang humihirap na humihirap na to. Imaginein mo, sobrang lahat na nag-i-scale para sa side ng extreme. Maya-maya, nakatakot yan. Baka biglang may acronyms ng Disruptor. Kaya nga, you know, biglang mabibigla sila ng ganun Ags game sa Disruptor. Ayun yung mahirap. Ito, early Roshan, kukunin nila ng extreme gaming dito. Well, wala silang typical hero na pwedeng umarap muna. Dahil dalawa lang sila ngayon, si XM tsaka si Ami. Doable pa rin naman. Kaya naman, sure naman makukuha yun. Naka-Godstack na. Nag-invest na ng Godstack si Ami. Ewan ko lang sa kanya, mukhang hindi niya agad nilipat yung crystallis niya dito sa may bracer eh. Mas mabilisan yan. Ah, kasi is not sa... Is not good daw dito sa may PCs. Okay, tinamad si Ami maglipat. Yep. So, pwede na. Is it time para kumuha pa ng mga tier 2 objectives sa side ng extreme? Pwede, kumbaga... Lamang na lamang sila eh. I-clear mo na muna dahil kahit papano baka mamaya kailangan i-fix mo muna yung mga lanes since may Naga Siren kang kalaban. Anong gagawin nila doon? Bumabalik sila pati yung mga support eh. Pumupunta doon sa may Tormentor area. Yeah, kukunin na siguro yung Tormentor. Okay. Shard upgrade wise, sino ba yung maganda? Siguro... Pwede sa Raptor na yan para malayo yung range ng first aid. Kaya Batrider wala namang silbi yan eh. Pag support... Normal kami ni Bruce TV. Pag support ka wala talaga para sa Batrider. Ayun, sa kanya pa napulot. Kapag minalas malas para sa side ng extreme gaming. Yung stats wise maganda yan. Tignan mo, dahil nakakuha siya ng libreng shard dito, mas mayaman siya kitain eh. Yun. Stats wise. Kumbaga, network, okay. Pantay na sila dito ng time. Kapag makikita mo na lalo kung gaano ka behind yung PSG Quest dahil doon. And mahirap pa naman to. Kumbaga, once kasi laruin mo talaga itong Mirana, Tiny, and Bane, dapat kasi nakakapatay kayo. Hindi naman to yung mga hero magpa-flash farm ba ng creeps. Hindi sila yung sobrang ganda ng scaling sa late ng mga super people ng PSG. So, mahirap. Never nila na-take advantage for PSG. Kasi tinatry naman nilang kanina, kaso nga nang walang nag-workout eh. May ito, 5-man smoke para sa extreme gaming. Magkahabol sila dito. Wala nga lang silang idea kung nasan yung hero sa side ng PSG Quest. Pwede yung Mirana. Siya yung nearest target so far. I-take over na nga nila yung outpost. Si Omar dito. Pinipilit nila kasi talaga mapag-split pa ba? Kaso ba't parang ganun, no? Yung nag-siren talaga, hindi umaangat yung illusion niya. O baka dahil dito sa mga naka-up pa kasi yung mga first tower. Ako po, Omar dito. Mabibigyan pa rin. Hinahabol na ng extreme. Akilas akil pa rin naman tayo dito. Yung kinagandaan ng for extreme, hindi naman yung sobrang nag-overcommit like yung ibang heroes nila, no? Nasa nagka-farm pa rin naman sa ibang lane. Naka-item ni Nick, BKB na kaya to. Kailangan. Ito yung naantay natin for PSG Quest, di ba? Yung team fight. Ay, may BKB okay, na. May BKB na. Ikaw ah, kung ikaw yung Enigma, anong unahin? Octarine or Arcanine? Sabi ko Arcanine. Para sa damage. Baka mamaya kapasin. Mas maganda yung Octarine. Cooldown kasi yung hinahabol cool mo. Cooldown and kahit dun sa may Midnight Pulse mo, nag-effect ng matindi yan. Pandep din naman yun eh. Mahirap pag high ground nung may nakalapag na Midnight Pulse dun sa harap ng tower mo eh. Lalo na kung ganito yung ka-behind. Kumbaga badly needed. Pang high ground. So Noob. Looking for the opening. Avalanche onto XXS. Pero yung Thunderstrike si Noob. Delikado ata ito. Kailangan nila yung Moonlight Shadow. But a glimpse finally has been used. And Nightmare not gonna be enough to save him. Atin yung stomp. Arrow connects. And the song. Finally committed naman na dito para sa Naga Siren. Pero no way to. Kahit mag-black hole dito yung Enigma, walang damage. The Aging's win. And now, the Stampede for the counterplay. Looking to chase them down. Malik looking for the black hole, but he got caught by Shinkyu. No, no. Shinkyu is looking for him. Black hole finally committed, but there won't be any follow-up except for the arrow over to Shinkyu. He goes down. Malik, same thing. Looking over the 80,000 into the Static Storm. No way out. Two heroes down para sa side ng Quest. Make it three. Inaabot pa nga yung Mirana, and they're going for the push. Mid lane tower dito sa side ng Extreme. Si 80,000, ang lungkot doon. Pa-out ka ni. Pumasok na nga si Enigma para sa'yo. Nag-limps back ka pa. It's a disaster. Kumbaga yung defensive formation na sinasabi natin is hindi mangyayari kung ganito sila tumimfight. Kaya nga. Now, ayun pa yung, ayun pa yung problema ng Quest ngayon. May Aegis yung Sven, wala silang black hole. Ano yung threat ngayon sa side ng Extreme? Toss back play. Toss back na lang. Yun na lang. Yun lang yung asahan mo. Ito, nabuo naman na niya yung kanda niya. Kaso talagang sobrang tagal. Kumbaga, ang kukunat na nung kalaban bago mo magawa itong item mo. Kaya nga eh. Marunong kasi tumingin talaga ng panalo ninyo si Elo. Pero grabe rin si Shinkyu, no? Alam niya yung ano, goal niya sa game. Hanapin niya lang talaga yung Enigma. Inista mo na yan? Basta ma-trider yan? Hindi, kumbaga, hindi niya naman kailangan magmadali. Tingnan mo, nakikita mo ba yung execution nila? Once may nakita, i-engage back lang. Or tatalo na si Sven, tatalo si Centaur. Wala na silang take.
No? Kumbaga, as bat rider o may BKB na si Enigma, laso mo lang yan. Diba? Madali mo lang yung mga pwedeng initiation ng Enigma, ma-out position mo na pwede niya pa ma-burst. Ayun na talaga yung trabaho ni Shinkyu dito. Lalo na pag may BKB na si Shinkyu, no? Ayun yung mahirap dito sa side ng quest. May item gamo ni Ami dito, yung naka-dagger echo save. Ay, ano to? Yung harpoon? Ay! So talagang pag nalapitan ka niyan, nga. Kahit lumayo ka ng konti, lalapitan ka pa rin niya. Dapat boss ano, plus 18.5 para sure. Sure na sure! Ay, naku po, kita mo yung Centaur, pahit na rin. Kung ngayon ka nag-under, no? Ito na yun. Nag-under na siya, no? Hindi, hindi, di ba ano, binago niya, nag-ano lang yung kills? Nasindak, no? Nasindak sa under, nag-kills na lang, di ba? Nag-kills nga pala yun. Ay, naku po! Si Lucalis dito, nakita pa rin naman na aabot pa yung stun ni Ami. Nag-TP naman ang ganyan doon, kaso nga lang medyo mali yung kanyang pag-blink. Hindi ba nag-TP rin si Zeus doon? Si Zeus? Di ko sure. Hindi ko napansin. Kasi kukunin nila yung ano eh. Magkakasama sila kanina doon sa may agent eh. Oh, feeling ko, baka nag-TP rin. Di ba tagal talaga yung TP nga ni Esbin doon? Parang hindi siya aabot. Diyos ko. So, siguro next row siya. Ito na yung magiging opening for CDA 2000 and Snare over to Shinkyu. Arrow for the follow-up. More stuff. Sino na yung arrow dito? So, short duration stun lang. Ano yun? Nawala si ano? Si Omar. Eh, nandun na yung damage eh. Napahalo bigla. Walang Godstrength. Ay, hindi, Godstrength pala. Ba't wala kulay? Hindi, wala lang Godstrength. Feeling ko. Sinampal eh. Oo, oh, wala siyang Godstrength eh. Ano, nag-critical siguro. Oo. Oh, oh. Naka-daedalus to eh. Di lang natin napansin sobrang bilis nung pangyayari kasi sa kanya. Eh naku, parang pwede kong mga to ah. Yep, tier 3 bottom tower. Ito na yung magiging next for the side of extreme. Yung Brusco brother, sumaangat na. Na-glimpse naman dito. Sino yun? Tangini. Naku, wala pa tangini. Wala pang initiation sa side ng ano, PSG Quest. Wala silang song setup para sa Black Hole. Ano na? Pwede pa nilang mahintay ata. Medyo na ilang CS Ben dito dahil may midday pulse. Oo, medyo masakit pa rin naman. HP percentage damage. Tsaka wala naman na siyang, wala pa rin siyang Aegis eh. Kumbaga, as extreme dito, hindi mo na kailangan madaliin to eh. Kahit slowly but surely mo lang, magtuloy-tuloy yung network, umabot na umabot yung resources mo dito. Okay na yan. Sino ba nag-quest dito, lo? Uy, naku po, munti ka pa maabutan ng Ami. Thunder God's not committed. And there goes the harpoon. Avalanche sakto naman, but he had the BKB for Ami, making sure Noob won't be able to do anything. And couple of right clicks, that should do it. Wala nang God's strength. Tiny, pinagpapalo lang ni Ami dun. Ano eh, parang pinalambot yung bato eh. Kinuryente muna, sabay pinagpupupukpok, no? Grabe naman yung nangyayari dito kay, ano, kay Noob. Ito, one-sided na yung nakikita natin dito ah, sa game number 2. Kaya naman pala binigay yung Tiny. Alam nila kung ano yung gagawin. Oo, diba? Yun nga eh. Parang, alam mo naman na ito yung parang isa sa mga successful hero ng quest. Siyempre. Yung dapat, best hero, no? Yung best hero. Kung ibibigay nyo yan, meron kayong specific plan kung paano nyo kakounterin. Diyos ko sa kanya. Black Hole ba? Black Hole pa yan. Wow, Black Hole over to XM. But as Static Storm was there, Malik wasn't able to pop his BKB first. And XM still alive. There goes the battle play from Ami. Couple of right clicks taking out the two supports. Si oh, naku po. Buhay pa nga. Triple for Ami. Pinatay yung Fade 2000 trying his best to catch XM, but they have the kinetic field. The last play for dead on the side of Quest. This might be it. Di wala na. Nagigigil na lang sila. Kumbaga, nagmamadali na sila sa mga gusto nilang gawin. Mm-hmm. Yun nga yun, i-comment mo na yung Black Hole. Hindi mo pa bini-KB eh. Parang mamamatay naman yun kung nag-BKB Black Hole ka na talaga eh. Fine, eh. Ba't kasi kayo nag-quest? Sino ba yung nag-quest dyan? Sabi na sa inyo, kay ano to eh, extreme to eh. Ito na nga yung high ground. Meron pa tayong dragon skill para sa Centaur. Sa malaking bagay din. DPS sa tower. Padire-direcho pa sila dito. Then walang Black Hole, yun pa yung problema dito ng quest kahit mabuhay pa yung Enigma. Wala nang pakialam dito ata yung XP, for sure babasag sila. And ang masakit nito, open pa yung baba eh. Kumbaga pwede pa silang mag-transition to push tong bot lane din. Isa pang team fight na matalo yung quest dito, tapos na tong game na to. Push tong Godstrink, no? 20 seconds, meron naman, no? Dapat pala, nag-plus 19 ka dito, lo. Saan ang quest to? Hindi lumaban. Disco. So, ingat lang. Roshan available. Regent side. Mm-hmm. Alam, parang extreme pa rin makakakuha na ito. Hindi, for sure na libre sa kanila ito eh. Wala pa naman, sabi mo nga, wala pa naman talaga Black Hole eh. Parang yun yung pinaka pang teamfight lang nila kung hindi nila magagawang successful yun.
Ay, nahuli pa nga dito si Ducalis. Centaur lang plus Thunder God's Wrath. Enough na. Heart na ata rin to si Centaur. Nalakas ng... Ayan na. Double na. Heart na nga. Super kalabaw. Under tayo, di ba? Under? Hindi, flash tayo eh. Doon na tayo nag-under? Sumuko ka dun eh. Sumuko ka. Sabi ko sa inyo, under tayo ah! Mali kayo dyan! Hindi kayo marunong tumingin. Sabi ko, under oh! Ay, nakataya ba tayo dyan, under? Wala, wala. Dito ba yan ang under? Hindi kayo tumayan ang under? Ay, ay, ay. Diyos ko. The last na to, kung maga... Kung ikaw si Quest dito, kailangan, sobrang badly needed nang may panalo mo isang team fight. Once na hindi pa mangyari yon, ilista mo na. So, tigyan natin ha. Kompleto na lahat yung item nila. Kapag akong meron mang win condition dito yung Quest, wag mo nang tipirin yung mga 4-man, 5-man black hole na siguro, no? De, actually, kahit isa lang, okay lang naman eh. Basta ma-burst nila eh. Like, maalin ba dun sa core? Ma-burst mo yung Centaur, ma-burst mo yung S-Ben, ma-burst mo itong si Zeus. Tanong ko, naka-Aether Lens ba yung Batrider? Kung naka-Aether Lens to, basic ma-cancel yung black hole. Basta may dagger biotica, kaya mo yun. Direk, kapindad ako Batrider, direk. Puro kayo Viva Max dyan eh. Ito nga si Bat. Yan. Tapos meron pa ano? Yus. Yung visir. Ako po. Wala na. Talagang sure laso siya dyan, no? Sure laso yan? Sure laso yan. Ang layo niyan. Mga ganito yung range ng laso sa screen mo. Kapag ang chance ng PS request, masama siya sa black hole. Yung screen natin malaki. Mga ganyan yan. Pinaka-TV tayo eh. And ako, yan na. Isa na lang yung objective na kailangan makuha. Pakikita po sa EA! Oh, beautiful setup for the song. Ito yung ideal sana kung nandito yung Enigma. Kami nasama yung masisinko dun sa position, diba? Sa black hole. Ito yung setup na talagang re-rectahin ka na sa taas. Wala ka na ng sleep. 100% ako, sabi nga ni ano, ni Gaben, oh. Ay, tigilan nyo na yung mag-dota dyan. Pinapatagal nyo lang. Si Gaben na nagsabi. Ano, kahit mag-AFK yung ano, yung sleep, manalo pa rin sila, ganon. 100%. Diyos ko. Ito, bakit ito? Wrap around play na. Nag-aganims yung Enigma, so damage talaga yung hinabol na dito. Kumbaga kasi isa't isa na ito, hindi mo na pwedeng ipa-setup sila dito nung babasag lang, mamimega clips ka ba? Kailangan ilaban mo na ito, dahil yan na yan eh. Ito na, toss back play to start things up over to Ame. Pero Ame dito, still quite healthy with the BKB Harpoon over to Lucalis. Lucalis dito will be taken out, and Malik, he got caught by Shinq. There's no Enigma for 50 seconds. Pinabilis lang. 2,000 dito, you're gonna be next. Na glimpse pa nga si Doof at the same time. And Zeus with the BKB activated, take it down Noob. Okay na! Okay, triple kill para kay Ame. Game is over, I think. Wala na magagawa dito. Yung critical ni Ame. Pinabilis lang, tinos back na sa kompe. Nang walang plano. Sinetap na. Okay lang. Di kasi talaga kayo marunong tumingin eh, no? Sabi na sa inyo, extreme to eh. Sino ba yung nagparlay dyan to zero extreme? Eh, ako ba? Sino ba yun? Okay, delikado na talaga dito si Quest. Delikado. The journey is over para sa kanila. Ame dito, tier 4. First tier 4, nakakuha na rin ni Ame. Going for the last one. Pages pa ito eh. Walang pakiram sa nararamdaman natin ito si Ami. Oh. Parang kahit pati ito. Yung Enigma, okay, sige. Available na. They still have song. Ando pa rin yung wombo combo natin dito sa side ng PSG Quest. Magagawa na ba ng PSG? Yan na. Comeback. Nightmare against XXS. Pero look at that. Ducalis dito. Pinapapaliguan na ng illusion ng Zeus. And there go the stomp to start things up. Black hole mo na si Zeus! Sino tayo sabay GG! Black hole mo si Zeus, sabay GG! TY Ame, there goes the black hole! Can they have the damage for it? XN, nadamay pa nga with a toss back play, but the lasso was too late, but it won't matter, mamamatay pa rin dito si Malik. Dahil may no buyback for the Enigma, and Ame still alive with the Aegis. Yung Zeus lang yung namatay doon. And as for Shinkyo, is looking toward T2000. There goes Noob with a quick avalanche. Out the boss! Punig. Ayun na. Na-DC si Bat. Trash talk! Ang tindi na, buhay pa si DY doon, no? Oo. Under kasi talaga ito eh. Ewan ko ba sa inyo? Ba't di ka tumaya sa under? Resume nyo na yan! Maawa na kayo doon sa quest! Mag-GGG naman na yan! Wala na. Wala nang Enigma. Wala nang black hole. Ah, kasi baka magkakalaso na. Baka magkakalaso na. Post nyo na. Hindi, naglaso na yung Bat Rider kanina. Hindi, doon siya tapayo yun eh. Dito sa may ano, gitna. Oo, nagdasa siya. Medyo late lang, kumbaga nasulit na yung black hole bago siya nakapagdasa. Huwag mo na yan, G4B5. Ayun na. Okay, nakabalik naman si Shinko dito. Is it time?
take the game. Namatay ng NBA in 2 years without any buyback. But it's out of the esports team. 2000 getting caught by the stomp. Walang buyback yan. From XMT, 2000 goes okay down. 5 dead sa side ng PSG. And game is sabi over. Sabi ko sa inyo. 2-0 nga. Extreme to. Ewan ko ba, ba't nagkakakwest kayo dyan? Wala, basag na basag yung face. Oo, oh, War 5 nga pinakwest ko. Ewan pa na extreme ko, di ba? Pero sa totoo lang, match naman yung laban. Again, oh. Mayaman sana si TE. Kaso, nangyari? Yung laban nila dun sa may bot, parang yun na yung naging ano, game changer eh. Nung nangyari yun, yung... Lamang na sila eh, napatay na nila yung tatlong hero ng extreme dun. Ha? Kaso hinabol pa nila yung S-Ben na naka-God Strength. Mm-hmm. Kung maganda kahit sila, yung Mirana namatay lang sa cliff. Si Naga na damay, namatay pa. Kung maga, hindi na dapat nangyayari yun eh. Hindi ko rin alam. Yun na, nung nangyari yun. After nun, naging 7K gold lead. 1K gold lead lang naman yung ano nun eh. Ang bigat nung dalawa. Gumana na sino pa. Ano ba timing nila? Timing nun, syempre magka-Orchid Manta yung Naga. Ano ka ba? Wala, sobrang late. Naka-Manta pa lang si Naga, lumalaban na eh. Oh, para, gusto mo ba yun? Yung isipin, kahit walang GS, papahalo ka nila. Pag ganun yung item, talagang dilubyo na. Eh, dahil na nga guys, tapos ang ating series. Sino ba ang ating player of the game dito? Tingnan na natin. Pwede si Zeus. Sino? Sino tingin nyo? Ako si Zeus o si Centaur. Yan. Ayan, si Centaur nga. Ang ating player of the game, XSS. Sa kanyang Centaur War Runner, 8 kills. Isang best na naman tayo, 17 assists, no? Napakalupit ang performance para dito kay XSS. Ang dami niya rin item doon. Parang bumawi talaga siya. Bawi yun ah. Yung sa laning phase niya, kumbaga nung game 1, binugbog niyo ako ngayon. Ako naman mambubuli ba? Mm-hmm. Kumbaga nangyari eh, no? Pre-farm siya eh. Uncontested yung Centaur eh. So, ganda nga nung in-item niya eh. Ultimo yung parang pagkakasunod-sunod. Nag-ano muna, nag-bail, sabay nag-dagger, mm-hmm. Binuho yung shroud, then lotus agad. Wala na, nung nagka-lotus, finish na eh. Kumbaga paano mo papapatayin yung Centaur? Medyo mahirap-hirap nga yan. Eh, dahil na nga, guys. Tapos na ang ating unang series. Laglag ang muka ng PSG Quest. So, isang mainland region na nga lang po. Natitira. Akala ko, mapabawasan na yung mga Chinese, Chinese pa, squad dito eh. Si Extreme. Malakas ba? Yung team mo eh. Mm-hmm. Yung mag-champion mo eh. Wala rin entity mo eh. Ah, pakita ko direct nung ano rito. Schedule ng ating mga laro, no? Ayan na nga, 2-0. Ito yung maganda. Extreme. Susunod na series, Liquid and Gaming Gladiator, 1-1, no? Diba? Sa kanya, Polly? Gladiator, 2-0. Ay, Gladiator! Ako din, 2-0, Gladiator ako din. Wala, Liquid dyan. Ano ba ako, Liquid? Ano ba ako dyan? 2-1? 2-0. 2-1 yata ako, no? 2-1. Oo, 2-1 yata ako. And then, third series natin, Falcons and Azure Ray. And then, yung huling series natin, nandyan na. Extreme. Nauna na. Abangan natin kung sino man manalalo sa may Liquid. Pati na rin itong Gaming Gladiator. Parang ganda niyan, ah. Mm-hmm. No? Kahit sino na makakalaban dun, pasok, ah. Whatever happened dun, bakbakan na yun. Oo. So, before lahat, magbeta yata tayo sa susunod natin na series, eh. Beta na natin to eh, yung gaming sa Liquid kung meron na. Isang mabilisan. Liquid ka kasi dyan eh. Ha? Hindi, si Polly bawanin ko dyan. Si Polly na bahala dyan. Swerte eh, di ba? Yung mapwinner lang, yung mapwinner lang. Oh, Polly, ikaw na bahala dyan. Yung series na yung betan mo, Polly. Saan tayo dyan, Polly? Para makabet sila ng map 1, series, map 2. Series. Series na, regular time lang. Ano? Yan. Ayan. Ano lang tayo? Win series lang tayo, Gladiator dyan. Yun, Gladiator daw. Lapag mo na, 1-4 yan. Para walang mutal. 1-4-0-9. 1-4-0-9. Swerte si Polly talaga eh. Saka okay, so, wala pa, di ba tayo natalo kay Polly eh. Okay. Ilabas na yan, Polly. Tapos mamaya, tayaan mo pa ng map 1, map 2, Polly. Angas ng tondo yan eh, di ba? Oo. Ano, okay, game 3 daw, hindi, no? Pwedeng hindi mag-game 3 talaga ito eh. Oh, so, under. Under 2.5. Hindi mag-game 3, 2-0 eh. Kesa mag-under 2.5 ka, mag-2-0 ka na lang na gaming. Mas mataas yung odds. Ay, ganun ba yun? Mm. Kung gaming yung gusto mong manalo. Kung gaming diba? Yung gusto mong manalo. Eh, di. Gusto ni Bolly manalo eh. Di, tayaan nyo yan, di ba? Tayaan mo na yan, 2-0, okay. 500. Do, 500. So, ganun nga eh, di ba? Ayan na nga, guys. Nakataya na tayo rito. Next series natin, Liquid and Gaming Gladiator. Di ko alam kung mag-umpisa kagad yun or... Hihintayin talaga ng alas 8. Same lang yung, din ata eh. Yung ating laro, no? Piling ko pwedeng hintayin kasi tatlo na lang. Ay, ayun. Ano naman eh, tuloy-tuloy naman yung game eh. And ayun na nga guys, eh, mag-break muna kami saglit dito pagbabalik natin. Team Liquid, Gaming Gladiator, second series natin. Huwag kayong alis, we'll be right back mga sir. Kain.